Romans chapter 6 verse 16 to 18. Alam niyo po, Romans chapter 6, hindi ko alam ba gustong-gustong basahin ito ng mga kabataan. Pag binasa nila yung salitang Romans, iba yung dating sa kanila. Pero marami ang napapahamak. Pero itong aklat ng Romans, dito ka makakatagpo ng isang aral praktikal at aral biblikal na magagamit mo bilang isang mananampalataya. The book of Romans is both practical and doctrinal book of the Bible. So I want you to open it in Romans chapter 6, verse number 16 to 18. Basahin po natin. The Bible says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether of sin unto death, or of obedience unto righteousness." Grabe yung mga servant talaga nung unang panahon, ano? Talaga na mayroong tinatawag na bond servant, may mga slave talaga na kahit buhay nila ang kapalit sa kanila, ano man ang hilingin ng master nila, hanggang kamatayan ay gagawin nila. In verse number 17, "But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you." In verse number 18, "Being then made free from sin," amen? "Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness." Ang pinapatukuyan lang po ng verse na yan, dati daw po, alipin tayo ng kasalanan, pero ngayon, hindi ka na inaalipin ng kasalanan. Ang kasalanan na ang inaalipin mo, kasi kaya mo na itong pagtagumpayan. Amen? So let's bow our head and let's pray. Father God in heaven, we would like to thank you for this blessed day you've given us. Salamat sa dakilang oportunidad na binigay mo sa amin para magsama-sama, lumago sa pananampalataya, ma-comfort ng iyong salita, mapaalalahanan ng iyong salita, at higit sa lahat, mabusog kami espiritual. Sa panahon ng pandemic, Panginoon, kailangan namin ng kabusugan sa mga heavenly and spiritual things dahil dito, Panginoon, wala kaming katalo-talo. Salamat, Lord. We thank you and we love you. Ikaw po ang maitaas ngayong umaga, ang iyong abang lingkod ang maipaba. We praise you in Jesus' name. Amen. You may be seated. Pwede po basahin natin sa Filipino? Okay. In Filipino translation, the Bible says, "Hindi ba ganito nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayong mga alipin niya ang inyong tinatalima." Okay. Tama? Kung ano daw po yung tinatalima natin, yun daw yung umaalipin sa atin. Saan ba tayo minsan nakatalima? Sa mundo at sa kasalanan. Kasi ang kasalanan, hindi ka bibigyan ng diablo ng isang bagay na hindi ka mag-i-enjoy temporarily. Tama? Lahat yan may bitag. Lahat yan may pain. Lahat yan may tinatawag na bait. Tama? Para makapture ka niya. Pero nais kong sabihin sa inyo, in verse number 16 pa rin, "Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging magwin." Verse 17, "Natakot salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo." Salamat po at nakinig kayo. Salamat po at sumunod kayo. Salamat at tinanggap nyo yung aral. Amen? Now in verse number 18, "At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging maaalipin kayo ng katwiran." Wow, we are now servants of righteousness. We are not now servants. We are hindi na tayo, tagalog ko rin kayo ng English. Hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Okay, so now, this morning, pag-usapan natin, ang title po ng mensahe ko ay God's Ways to Transform Us. I-correct mo na lang kung mali yung aming grammar. God's ways to transform us. Mga paraan ginagamit ng Diyos para baguhin niya tayo. Amen? Kasi isa sa pinakamahirap gawin, magbago. Pero sa lahat ng bagay, sigurado magbabago. Kasi meron tinatawag na growth, meron tinatawag na deterioration. Tama? So growth and deterioration are two ingredients ng pagbabago. Ano yung deterioration? Natatapos na, naluluma. Nawawala na. Ano naman yung growth? Dumalaki. Tama? So, lahat, dahil itong dalawang bagay na ito, nagbibigay ng changes
sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ito man ay mapapisikal, emosyonal, spiritual, material, and everything. Amen? Now, may mga ang tao, they continuously asking for change. Tama ba ako? Sa ngayon nga lang, ipapira, nasa pandemic tayo, pero ang dami nagwewelda. Humihingi sila ng pagbabago. Ang tao, mga kapatid, they are asking for change sa leadership sa gobyerno, sa kanilang damit. Gumamit damit ko, balitan ko naman. Tama sa pagkain. Ibig sabihin, malaki naman nakikita mo, baka yung tuyo, pwede na natin gawing bacon. Tama? So, ang tao gusto lagi ng pagbabago sa style. Tama? Yung buho ko pala, katsukoy pa rin yung style. Okay? Pwede ko pang gawing medyo modern na? So, now, sa lahat ng panahon may pagbabago, balikan mo yung sarili mo. Mag-throwback ka. Tingnan mo yung ano mo. Yung sarili mo nung 10 years ago. 20 years ago. Si Nanay Rosie nun, nung 20 years ago, balaarami na yan. Tama? Tama? So, at hindi nagbabago. Okay, salamat po, Nanay. Nanay, ilang taon na po kayo? O, 65 na si Nanay, pero hindi siya nagbabago sapagkat hindi siya nagbabago ng pagmamahal sa Diyos. You know why? Because hindi na siya alipin ngayon ng kasalanan. Amen? Alipin na siya ng katuwiran. Kaya kahit mahirap, kailangan sumunod. Amen? Alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Now, sa bagay, okay, the only constant thing talaga naman sa mundong ito is change. Yun lang. Yun lang ang constant sa mundong ito. Yun lang yung hindi magbabago. Change. Tama? Hindi siya nawawala. Puro magbabago. Posible ba talaga na magbago ang isang tao? Tanungin nyo nga po yung sarili ninyo. Posible ba na magbago ang isang tao? Marahil sa sarili mo, posible kasi binago ka ng Diyos. Posible din ba na mabago ng tao ang kanyang sarili? Posible. May mga possibilities. But spiritually, mahirap. Kasi it really requires great faith for you to be transformed. Tama? O, tingnan natin ito. Alam niyo po, nakakatuwa kasi mag-aapat na taon na tayo sa vision ng church natin about transformation. Ito yung naging goal natin sa pagbubukas ng oportunidad na mas makilala ang Diyos, mas malumago sa pananampalataya, at mas mahalin yung gawain niya, yung konsepto na gawin natin yung pagdidisipulo ay bahagi na ng buhay natin. Tama? Yung discipleship lifestyle. Nabuo yung sistema ng edification and equipping through discipleship. Ang sarap makita na yung mananampalatayang inaakay mo lang dati, ngayon siya na nang-aakay. Na yung mananampalatayang sinasaway mo lang dati, ngayon siya na sumasaway. Tama? Na yung mananampalatayang pinagsasabihan mo lang dati, pinangaralan mo, pinuturuan mo dati, ngayon siya na nagtuturo ng angaral. Amen? Ang sarap sa feeling. Ang sarap makita. Alam niyo po, we are not aiming for 1,000 members or many, many members, but we are aiming that the every saved members of the church ay mabuli transform talaga as manifestation of salvation. Kasi ang isang Kristiyano, pag walang pagbabago, medyo hindi naman tayo naniniwala na ang kaligtasan ay sa mabuting gawa. Pero siyempre, sa tingnan ni Santiago, magiging patay ang iyong pananampalataya kung hindi mo isasagawa. So let us put our faith into action. Alam ko rin, nakakatuwa kasi through discipleship, mas nakilala natin yung bawat isa. At nakita nyo, no? Alam nyo, na nagkaroon tayo, mga kapatid, ng mas malalim na ugnayan sa isa't isa. Ang sarap na hindi tayo traditional church na tayo a-attend, uupo, magbibigay ng opening, makikinig, uuwi. Salamat at ang church natin is yung church na nais mangyari ng Diyos. Ito yung church na may ugnayan, may pagmamahalan, walang plastikan, may panalanginan, may pagtutulungan, at higit sa lahat, may kainan. Amen? Kasi pag yun ang nawala, alam nyo, dalawa lang ang umuubos ng pasensya ko, gutom, saka puyat. Yung dalawa na yan. Kung gusto nyo masaya lagi si pastor, busog. Amen? Pero diet ako yung mga kapatid. So ang pagbabago, nagsisimula ito, yung totoong pagbabago, nagsisimula ito sa pagbubukas o magsusuko ng buhay ng isang tao sa Diyos. Totoo, mababago siya. The moment na sinimulan mong isuko yung buhay mo sa Diyos, yun na yung simula na hindi mo namamalayan, unti-unti nang binabago pala ng Diyos yung isip, puso mo at damdamin mo. Unti-unti na palang tinutuwid ng Diyos yung mga baluntot mong prinsipyo.
At ang sarap, kasi kapag nararanasan mo sa buhay mo yan, pwede mong sabihin na isinuko mo yung buhay mo sa Diyos. Kasi mahirap talaga magbago eh. Pag sinabi mo, magbabago na ako, huwag kang maniwala sa asawa mo. O kung yan ay walang tamang relasyon kay Kristo, pag sinabi niya magbabago na siya, uulit-ulit pa rin yan. Okay, pero yan ay pag nakakilala kay Kristo, kahit hindi mo sabihin magbago siya, pag sinuko niyan yung kanyang buhay sa Panginoon, sigurado there will be changes and transformation. Amen? Ang pagbabago nagsisimula sa pagsusuko. Kapag nagsimulang magbago ang ating sarili sa biyaya ng Diyos, ito yung pinakamaganda. Magsisimula na rin mabago ang direksyon ng buhay natin. Pansinin mo yung direksyon na tinatahak mo ngayon. Ikaw makakapagsabi niya, napabuti ba o napasama? Napaganda ba? Wala pa akong narinig. Kung meron man, siguro dito ito uligtas yun eh. Yung sasabihin niya, mula nung naging Kristiyano ko, binalas-malas na ako. Mula nung napunta ako, naglingkod ako sa Panginoon, wala nang nangyari sa buhay ko, hindi po totoo yun. Amen? Sapagkat ang mananampalataya ay hindi pwedeng hindi pagpalain ng Diyos kapag totoong sinuko niya ang buhay niya sa Kanya. Amen? Andiyan pa po ba kayo sa Panginoon? So, hindi madali ang pagbabago. Kailangan yan ang salitang full surrender sa kalooban ng Diyos. Alam mo kung bakit hindi ka magbago-bago? Kung bakit ang tao hindi magbago-bago? Kasi nga, mga kapatid, sarili nilang full gusto yung nasusunod sa buhay nila. Mababago lang ang isang tao sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Walang ibang makakapagpabago sa atin kundi Panginoon. Tama po ako, Sister Ian. Binago ng Diyos ang filosofiya at paniniwala ko. At ikinuhin niya dahil binigay mo yung buhay mo sa akin. Amen? And the same was true with all of us here. At yung mga kapatid na nandyan, kung ikaw ay bisita namin na nakikinig ngayon sa live stream at namadaan ka, I want to tell you this, if you really want change, surrender your life to God. Amen? Surrender your life to God. Kaunti na lang ang buhay natin sa mundo, bilang na lang, walang katiyakan yung mangyayari bukas. Kung hindi ngayon, kailan pa? So it's time. And if you want help, just contact us. Mag-message ka, mag-PM ka, at tutulungan ka namin kung kailangan mo ng payo. Amen? So, narin sa guarantee, kapatid, kaibigan na nakikinig ngayon. So now, hindi po madali ang pagbabago. Kailangan natin magpasatok sa kapamahalaan. Hindi ka mababago kung hindi ka marunong magpasatok sa mga taong itinalaga ng Diyos. I'm not saying this because I am the pastor of the church, pero sigurado eh, hindi direktang babaguhin ka ng Diyos. May gagamitin siyang authorities, tama? Para itama ka. Kaya tignan mo, yung mga ayaw patama, ngayon may mga tama. Wala, may mga tama. Kasi ayaw patama, ayaw pakure. Kasi nga, meron silang sariling karunungan at katalinuhan na hindi naman na nila binase sa karunungan ng Diyos. Kung gusto mo talagang mabago, bibigyan ka ng Diyos ng mga taong tutulong sa iyo. At salamat, isa ako sa mga pwede niyang gamitin, tulungan ka na mabago. Amen? Marami na pong buhay ang nabago na nakita ko hindi lang sa Diyos na ito, kundi sa iba't ibang iglesia. At ang masarap dito, nung sinimulan mong hayaan ng Diyos na baguhin yung buhay mo, kasabay din ito ang pagbabago ng direksyon sa napakaraming aspeto ng buhay mo. Nabago ang pananaw mo sa lapangay, nabago ang pananaw mo sa pera, tama? Nabago ang pananaw mo sa material na bagay, nabago ang pananaw mo sa pagsisimba, ito na ay naging pagsamba, nabago ang pananaw mo sa napakaraming bagay. At hindi mo namamalayan, sineshare ka na pala ng Panginoon sa isang napakagandang vessel na sa naluluwalhati sa Kanya. Wow, pero mahirap. Mahirap i-shape ng Panginoon. Kagaya na itong paso na ito na nakikita nyo ngayon, ito'y inukitan para maging maganda. Tama? Pero kung may buhay ito at ikaw ito, pag may tinatanggal sa iyo ang Panginoon at inukukit ka niya, mahirap ba o masaya? Mahirap, masakit. Pero yung finished product na ikaw, makikita mo, naluluwalhati mo na ang Diyos sa buhay mo. Amen? There are more things that will convince you. Tignan natin ito ha. Okay, ito na. Pupunta na po ako sa puntos ko. Here are some things that get you to change or transformation. Meron talagang mga bagay sa Biblia na sa ayaw man sa gusto, babaguhin ka ng Panginoon. Lalo na kung totoo tumanggap ka sa Kanya. In the book of Romans 16, binasa natin kanina, di ba? So, ang sabi niya, yung salitang pagtanima. Nagigets yung salitang pagtanima? So the first point is this.
God's word, ang salita ng Diyos, if obey, kapag sinunod, get into chains. Babaguhin ka nito. Amen? Pero kapag hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, hindi ka talaga mababago. Eh, sayang. Sayang. Alam mo, kausap ko yung best friend kong pastor kagabi at yung mga heartaches namin, pinag-sharean namin, isa sa mga heartaches ng pastor, yung magpipretela ng message, magpupuyat ka, sabi ni Brother Glenn sa akin kahapon kagabi, di ko alam kung alas dos na yan, sabi niya, pastor, tulog na po. Ang sabi ko sa kanya, pag ako natulog, dalawang preaching mo bukas. Ay, sige po, aral pa more. Medyo ko lang yun, sisti ko lang yun, ano? So now, kapag sinunod ang salita ng Diyos, it will get you to change. Kaya kung gusto mo talaga magbago, the key is tumalima ka sa salita ng Panginoon, amen? Sumunod ka sa salita ng Panginoon dahil may kapangyarihan ito na matransform ang buhay ng isang tao. Pira, dati nagmumura ka, ngayon hindi na, nagmamahal ka na. Pabira, dati kung ano yung ginagawa mong hindi maganda, ngayon gumagawa ka ng kabutihan. At hindi mo ba namamalayan? Tama yung mga tao sa paligid mo na bebless, buhay mo pala nagiging inspirasyon na nila. Amen, paano ba pag natuto kang bumayo, mag-aral ng Ebanghelyo? Amen, nandiyan pa po ba kayo? Amen. So the best way and the best reason kung bakit nababago ang buhay mo ay dahil sa salita ng Diyos. Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ako nabago. Tanungin niyo si Byron, bata pa lang kami, lagi kami nakakarinig ng puro mura, umaga-umagahan, almusan, hapunan, away, ang gulo, walang papayapaan. But because we obey God's word and try to do our best to do the will of God, alam niyo, ang sarap, nagiging peaceful pag-uwi namin sa bahay, peaceful na. Ang sarap magkaroon ng Christian environment. At kapag nabago ka na, ito, maninibago ka talaga. Alam mo yun, paano maninibago, Pastor? Hindi ka nasanay sa ganung environment. Masakit na sa tenga. Tama? Tama ba ako? So now, yung kwento ko kanina, nagpiprepare kami, yung heart text namin, magkaibigan, nagpiprepare kami hanggang madaling araw. Tapos yung mga taong, oh, sana nandito si ganito, maririnig niya yung mensahe, mag-bless, matatransform, magkukos. Pero hindi aatid ng church, ang sakit sa loob, di ba? Pero alam mo, sabi ko sa kanya, sabi ko, Chong, focus tayo sa transformation. Focus tayo sa mga faithful member. Tama? Huwag tayong maging affected ng mga umaalis. Kasi hindi naman talaga natin sila kayang baguhin. Nasa kanila yung choice kung mababago sila ng salita ng Panginoon. Amen? May mga pagkakataon sa buhay natin, nagkakamali tayo, pero salamat sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos, napapaalalahanan at naitutuwid tayo. Amen? Normal lang yun. Nakukonvict tayo sa katotohanan nating gawin. Ang hindi normal sa isang Kristiyano, yung alam mo ng mali, nasaktan ka, pero ipapatuloy ka pa. Tama? Excuse me for the word, kabubuhan po yun. Wala pong bobong Kristiyano, kasi ang Diyos nagbibigay ng karunungan. So now, remember, kung gusto talaga natin magbago, simple lang, God's word, get you to change. The second point, okay, ito talaga, mahirap to, pero kaparaanan to ng Diyos. In verse number 11, Hebrews chapter 12, verse number 11. I want you to read it. Hebrews 12, 11. Come on, paki-flash po natin. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi kalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bumang mamayapa ng katwiran sa nagsisipagsanay sa pamamagitan na to. Sa King James Translation, yung parusang binabanggit dyan ay chastisement. So, ang ibig sabihin ng chastisement, pamamalo ng Diyos. The second point is, God's chastisement get you to change. Kung totoo kang Kristiyano, alam mo na minsan yung mga nararanasan mo sa buhay ay hindi pagsubok kung sometimes ito ay paalala ng Panginoon. Hindi lagi pagsubok kasi hindi ka perfecto. Dapat matuto tayong i-identify. Ito bang nararanasan ko? Sinusubok ba pananampalataya ko? O itinutuwid ako ng Diyos sa kamalian ko? Amen? Kasi sometimes yung nararanasan ko, hindi po yan pagsubok. Huwag ka maniwala, puro pagsubok yan. Minsan yan ay pamamalo ng Diyos. Amen? Para ituwid po tayo. At dahil alam ng Diyos na yung totoo niyang anak, ang sabi nga ng Hebrews chapter 12, verse 11, after na to, tingnan natin sa English, sabi niya, no, now don't chase him for the present sin. Walang palo na hindi masakit. Walang palo ang Diyos na hindi maganda. Walang palo ang Diyos na hindi ka maging
magigising. Lahat ng palo ng Diyos, magigising ka, masasaktan ka, tama, mabubuksan ang isip mo sa mga bagay na tama at mali na ginagawa mo. At ang masarap doon, tinawag, sabi dito, afterward, pagkatapos noon, it yielded the peaceable fruit of righteousness. May matututunan ka at matututo ka talaga sa pamamahala ng Diyos. And from that, sabi dito, and to them which are exercised thereby, ang boboy, alam niyo, pinalo siya, pero hindi siya natuto. Pero ang marunong na Kristiyano, Lord, alam kong galing sa ito, sorry, nagkulang ako, nalayo ako, nagkamali ako, bigyan mo pa po ako ng chance, tatanggapin ko po parusa mo. Tatanggapin ko po ang pamamalo mo. Salamat na lang. Alam niyo, pag nakakakita ko ng tao na gumagawa ng masama, tapos Kristiyano daw siya, tapos hindi nakakaranas ng mga pamamalo ng Diyos, hindi totoo Kristiyano yun. Kasi hindi ka, kung totoo kang Kristiyano, hindi ka hayaan ng Diyos magpatuloy niyan. Tama, papaluin ka talaga niya kasi anak ka niya. Remember, hindi papaluin ang tatay, hindi niya anak. The same as with God. He is our Father. He will remind us at siguradong papaluin ka niya patunay ng pagmamahal niya sa iyo. Amen? Amen? Kaya natutuwa ako pag nakakabalita ako ng Kristiyanong pinalo, nalulungkot naman ako sa kaparaanan minsan ng Panginoon. Ang prayer ko na lang, Lord, give him or her a chance because I know how you love him. Pero ang kinatutuwa ko lang, salamat, ligtas pala tong mokong na to. Tama, salamat, ligtas pala tong pasaway na to. Tama, salamat, Panginoon, umiiral pa rin ang awa at pagmamahal mo. Kasi tao rin kami bilang mga pastor, tama? Tao rin kami. Na minsan, ang ginagawa na nga lang namin sa pagustuhan namin huwag makapanghusga at huwag makapagsalita ng hindi maganda, dumidistansya na lang kami. Buti na lang ngayon, may social distancing na batas. Sa new normal, napaka-applicable. Kaya paano dumistansya? Ayaw kong makita yung mga post na to kasi puro kamunduhan. Ang gagawin ko, unfollow. But I will not unfriend you because whatever happened, God said to me, be friend with people. Amen? Be friend with people. But God loves you so much, pero tao rin po kami bilang mga lingkod. So ang chastisement, napabago na to ang tao. Diba sabi nga ni Elihu? Diba? Anong sabi niya sa Job? I will not offend anymore. I will do no more. Ano na natutunan ni Elihu? Natuto siya. Pinalo siya ng Panginoon. Meron siyang natutunan, mga kapatid. Hindi ko na gagawin yun. Sabi niya, as you realize, you learn and see that He is the Holy God na namamalo at nagkukurek sa mga sumusuway. God's chastisement gets you to change. Amen? Number three. Okay. I want to thank this word or praise. Minsan kailangan pa nating masaktan bago tayo magbago. Sa lahat ng aspeto, minsan kailangan pampaluin bago tayo sumunod. Normal na anak ng Diyos. Normal na anak ka ng tatay mo. Tama? Minsan kailangan pampaluin bago ka sumunod. Kailangan pampaluin bago ka matuto. God's chastisement. Salamat na lang anak tayo ng Diyos. Kaya minsan nakakaranas tayo ng kanyang pagkukurek, pagdidisiplina. So mga kapatid, kung nakakaranas siya ngayon ng hindi magaganda sa buhay mo, kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano ka, kung ikaw ay sinasabi mong may tamang relasyon ka sa Diyos, naniniwala ko na ikaw lang ang makakaalam niyan kung yan ba ay pagsubok ng pananampalataya o yan ba ay kaparaanan ng Diyos para itama tayo. Kaya maging sensitive tayo. Amen? So, pangatlo, in 2 Samuel chapter 12, verse 1 to 14, assignment nyo na lang, basahin nyo na ito. Basahin nyo na lang. Ito ay kwento ni David kung paano siya nagkamali at kung paano yung pagkakamali ni David ay inireveal ng Diyos sa maraming tao sa pamamagitan po ni Propeta Nathan. Isipin mo, 12 taon na yun sa mga Bible scholars bago nireveal yung kasalanan ni David. Pero tingnan mo ito, 12 taon na, pero bakit ganun katagal? Pwede pala yun, pastor, na yung kasalanan ginagawa ko ngayon, na yung pagsuway ko ngayon, balang araw pa ako papaluin ng Panginoon? Yes. David is an example. Kala natin okay lang, kung tunay ka man ng palataya, lahat po talaga ay merong paalala. So, the third point is, God uses rebuke to get you to change. Kala ni David, komportable na siya, no? Kala ni David, okay na, nakalimutan na ng tao. Pero isang araw,
pumatay sa asawa ni Bathsheba, si Uriah. Tama? Ikaw! You know what? SSS yung nangyari kay David. It was a shocking confrontation. Shocking kasi daming tao. Pangalo, it was a shameful confrontation. Napaka-shameful noon. Hari ka! Pangatlo, it was what? Sorrowful confrontation. Nakakalupo. Nakakahina yun. In the front of the congregation, biglang sasabihin sa'yo, ikaw yun! At isinugo ko ng Diyos to tell you that you are. Alam mo ginawa ng David? He doesn't use his power para ano? Para takpan yung kanyang pagkakamali. Kasi that time, pwede niyang sabihin, no! You lie! Get this man! Pero anong ginawa ni David? Nagpatira pa siya sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. See that? That is the best action na pwede mong gawin kapag nagkakamali ka. Kasi sometimes i-review ka talaga ng Diyos, pero huwag ka nang magkaila. Huwag mo nang takpan. Kapag alam mo talaga sabihin mo, nagkamali ako. Hindi yung, eh sige dito kasi, sige naman, ano mo sisisini? Ang tanong, may pagkakamali kayo ba? Meron po. Eh ano lang naman po eh, ito lang ang pinagawa ko. Kahit gano'ng kalami yan. Ang gustong makita sa atin ni Lord sometimes, yung ating puso na marunong magpakababa, especially kapag dumating yung time natin sa buhay na ano, nagkakamali tayo. Amen? Hiding sin will result to more sorrowful, shameful, and what? Shocking revelation isang araw. Kaya kung ano man yung kasalanan na pinapatago-tago mo sa harapan ng Panginoon, I want to tell you this, huwag mong tapusin yung service natin na hindi mo naikumpisal sa Kanya at hindi mo inamin, Panginoon, ako yun. Bago pa sabihin ng ibang tao at gumamit ang Diyos ng kahit anong bagay para sabihin ikaw yun. Para ipamukha sa'yo at sabihin niya, yan yung bunga ng ginawa mo. So never lose this opportunity to come before God. Amen? Ngayong umagang ito. Amen? May nasabi ka ba? Naisip ka ba? Na pinakatago-tago mo? May nagawa ka ba? This is the best way. David commits sin with Bathsheba and have a part why Uriah was killed. David sinned against God and Nathan sternly rebuked David. David's heart was convicted. Thus, repented and God changed. Mababasa mo yan sa Psalms chapter 5, verse 1 to 7. Psalms 51, verse 1 to 7. Makikita mo how God transformed David. Kung paano nabago si David. Paano siya nagsisi. Kaya nga mga kapatid, this is the last point concerning this verse. Hindi dapat tayo nagagalit sa mga lingkod ng Diyos na sumusuway mo na nire-review sa atin. Payag po ba kayo doon? Kaya po ba kayo doon? Hindi tayo lingkod ako ng Diyos. Kasi kami po talaga yung isa. Mahirap pong trabaho yan. Pwede na nga lang. Huwag namin yung pakailaman eh. Kaya lang gusto kasi namin, ang utos sa amin ng Diyos, anak, yung mga tupa na yan, gusto ko yung buhay niyan, magbigay luwalhati sa akin. Amen? That's why we're now. Sa sugalan ka naman. Ganyan na namin ginagawa mo. Ganyan pa po ba kayo? So mga kapatid, huwag po tayo magalit sa mga sumasaway sa atin. Dahil ang gustong makita ng Diyos ay kababaan mula sa ating puso, pagtanggap at pagsisisi upang maligtas sa anumang kaparusahan. Number 4, and last, kung kala nila tapos na, Luke 15:17, ano yung mga bagay? Nag-ready na ng Bible. Kala ko, conclusion na, no? So hindi po, minsan ako, nanimiss ko mag-preach eh. Amen? Okay pa po kayo? May natutunan? Number 4, sige, Luke, sige, lukatan. Luke 15:17, the Bible says, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger. So now, yung konteksto ng Lucas na to, itong binasa natin, yung buong context yan is about affliction o pagdadalamhati. Tama? Nag-guess no? So now, God allows affliction. Yung salitang affliction, ang ibig sabihin po nun, hapis, nahahapis, nagdadalamhati to get to change. Wala pong aksidente sa mundong ito, walang balas at swerte
sa mga nananampalataya sa Diyos. Everything has a reason. Amen? Everything has a reason. While he spent his life in the pig pen, di ba? Ito yung prodigal son, yung Luke chapter 12, 15, verse 17, it talks about the prodigal son. Talaga yung alibugang anak, yung prodigal son na kinuha niya na yung yaman niya. So ito yung nangyari sa kanya, dumana siya ng hapis at dalamhati hanggang sa nasabi niya, ang bira doon sa tatay ko, pagkain lang yun ang baboy. Pero ngayon yung pagkain ng baboy, wala akong choice, pinakain ko. Imagine that sometimes nilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na hindi tayo komportable para ano, para i-confront tayo, para magbago tayo. Tama? Sometimes God put us in uncertainties at hindi pa mabaunawa ang pangyayari. Kaya minsan tatanungin mo, Lord, bakit ba naranasan ko to? Panginoon, bakit ako ba? Panginoon! Diba tinatanong natin minsan? Pero I want to tell you this, Christians. I want to tell you this. Instead of asking God why, ask God, Lord, show me the purpose of it.